Huwag na nating patagalin itong showbiz chikahan natin dahil pati ako excited na, oh. Oh, matutupad nga ba ang pangako ni Noel at Isabel sa isa't isa? Yan ang aabangan nating lahat sa paano ang pangako sa Sabado. Kaya naman para bigyan tayo ng pasilip at makachikahan ngayon gabi, makakasama natin ang isa sa mga bida ng sharing yan, walang iba, kundi si Elijah Canas at syempre, yung aming heavy guts sa chikahan na si MJ Marfori. Hi! Hello! Hello! Seven, Joey Chicky, and Elijah once again. Ang sipag-sipag ni Elijah. Diba? Nung isang araw, ini-interview ko siya. Kahapon, nag-press con. Ngayon naman, guesting. It doesn't stop. Napakasipag. Pero alam mo, talagang worth it yan dahil napakaganda ng offer nyo. This Holy Week para sa lahat, just for the benefit yung mga nakikinig sa atin sa radio, online, and sa TV, Elijah, batiin mo naman lahat ng fans mo. Ang dami ng kinikiling. Magandang gabi po sa lahat. Sa inyo po lahat. Of course, it's my pleasure to be here and to do all of these and to be interviewed by all of you for all the time. Kaya I'm excited to be here. Actually, this is my last interview for Paano ang Pangako. Woohoo! Long weekend mo na! Congrats! Parang kami, yes. Parang karamihan sa amin dito, yun din, Elijah. Pero eto lang, ano, for the benefit of everybody, gusto ko lang sana sabihin sa kanila, kay Elijah, ako isa sa pinaka nakakuha ng magandang tip on how to detox this Holy Week dahil sa lahat ng stress na pinagdadaanan natin. He laid off social media, right? Tama ba yan, Elijah? Yeah. And you focused on music. So what are you writing about? Writing about immediate stuff lang po talaga. Actually, mga kalokohan lang. I send my friends mga voice recordings. Minsan tunog ng scratching, mga kuko ko nagsiscratch sa cabinet. Nire-record ko. As isi-send ko sa kanila. Wow, kikiligin yung fans mo niyan pag napadalahan sila ng mga sinascratch na pader at kung ano-ano pa, I'm sure. Oh, di ba? Pero in terms of lyrics, gusto ko lang sana malaman, where do you get your inspiration when you write the lyrics to your songs? Kasi we know of your depth as an actor, di ba? We've seen it with all the awards that you've been getting, with your performance that we've seen. Pero itong music na to, parang new sa akin to eh, di ba? Gusto kong malaman, ano ba yung sinusulat mo, tungkol saan? Immediate thoughts lang po talaga. Kung ano lang po yung mga experiences ko din, ganyan. Sometimes for fun lang, just playing around with words. Na-inspired din po ako sa lahat ng mga pinapakinggan ko rin po mga artists. But I'm not taking anything that seriously. Parang right now, I'm just doing things that I'm gonna have fun with. Totoo yan, just to relax. But who are you listening to? Listening to, right now, madami po ang pinapakinggan. Marvin Gaye or Miles Davis. Old soul, grabe. Mga Michael Jackson. Anything na may funk or jazz. Grabe, sobrang old soul si Elijah, nakakatuwa. I'm sure marami naman kinilig nung sinabi niyang Marvin Gaye at at Michael Jackson. Yan yung mga gusto ng mga mga tao ngayon, talaga mga romantics. Pero ito, let's just talk about paano ang pangako. Guys, I mean, Elijah, kamusta kayo? How is everybody in the last days of the set? We know that this is the longest bubble that ever was in soap opera history. Yeah, ang tagal. Actually, nagsisimula na po yung sa Pangs, especially after the press con yesterday. Tapos nakita ko po sila kahit through video call lang, kahit through Zoom lang. Grabe, nakakamiss po lahat. Buong cast, yung director, even the team. Yung mga team po na nanonood din ng live yesterday. Tapos nagpapa-shoutout pa yung iba. Tapos kanina nga, pinanood ko rin po yung interview ni Tita Bing Loizaga with Nanay Christie Fermin. Parang I miss everybody that much. Grabe, no? Anong aabangan natin sa karakter mo dito, Elijah? Oh, hindi ko po, ito na naman po tayo. Hindi ko po alam kung hanggang saan yung pwede kong sabihin. Pero ako, basta after we finished doing Paano ang Pangako, I really felt like we were doing something special and fulfilling yung natapos ko po yung arc din ng character ko bilang Noel, na hindi ko alam kung happy ending ba or sad ending. Pero ang sinisigurado ko po, ang abangan po dapat ng mga tao, ma-action yung ending. Ma-action, matutupad yung mga action star dreams ko dito. Gusto ko yung action star dreams.
Wait, gusto ko lang sana idagdag dyan, ano? Yun yung gusto ko i-comment sa Idea First Company kala Sir Percy. Kahit sa Game Boys, diba, sinasabi nyo, hindi nyo alam kailan lalabas. Diba, you're just shooting the scenes and doing your job. But when it in terms of, you know, stitching the story and editing it, pati kayo, blown away and talagang surprised on what's to come. Talagang wala. No room for spoilers para sa inyo. Always. Parati, parang pag natatapos ko pa po, even paano ang Pasko days pa, kapag nakatapos ako ng isang script, yung mga weekly scripts ko, grabe, parang inaabangan ko talaga yung kailan na po darating yung sunod. Hindi ko na alam. Gusto ko na malaman ngayon kung ano yung sunod na mangyayari. And kita naman po yun sa audience, sa mga mananood din ng paano ang pangako na nag-aabang sila gabi-gabi and nakaka-proud na, you know, tinatanggap ng mabuti yung pinagtrabuhan namin lahat, which we put all our hearts into. Everyone Elijah, loves before you, Will. Before I magtanong, Elijah, Lady in My Life, Michael Jackson, isa sa mga albums. Yes! Ito. Maganda po yun. Maganda. Lady in My Life. Anyway, you know, isa kami sa, tulad din Nanay Christy, isa kami sa matalagang sumusubaybay nitong yung pangako series. Ano. Elijah, ang hirap lumutang sa isang serye na ang gagaling ng lahat ng kasama mo. Paano mo ito nagawa? Salamat po. Hindi ko po talaga siya naisip in that way. I guess, parang ina-enjoy ko lang po talaga yung buong experience at the time eh. And sobrang blessed kasi lahat po ng mga nakatrabaho kong, syempre, mahusay po lahat, given na naman yun, right? But yung mga titas and titos, they were also kind. Like, they didn't have to be that kind, but they were also kind and welcoming and open, like, even giving me advice from time to time. Ano, like, naramdaman ko po yung genuine na care and love from everybody on set. Kaya mas na-inspire lang po akong mas pagtrabawin pa. Pero yung character din po kasi ni Noel, ang daming pinagdaanan eh. So parang nabigyan po talaga ako ng opportunity na ma-explore yung story ni Noel, lahat ng pagdadaanan niya, and ma-achieve yung mga emotions na kailangan ma-achieve. And that's because of the writers. And syempre po, sa mga director namin. Ayan, ito naman Elijah, para sa tanong ng fans, ano daw gagawin mo ngayong movie? Wala po. I think we have the responsibility to stay at home right now. Even not just because of the ECQ or everything else. Ano lang po talaga, parang maging responsable tayo sa sarili natin, sa health ng sarili natin, and syempre sa health ng mga mahal po natin sa buhay. Kaya, I mean, a couple of weeks ago, we had plans to go to the beach sana or go out with family. Pero after the spike in cases, the most responsible thing to do is really to just stay at home. Magmuni-muni muna, mag-isip-isip, magpahinga. And trying to do things that will, you know, keep me distracted and enjoy the little things talaga. MJ, ako tatanungin ko si Elijah kung order siya ng lugaw eh. Ay, gusto ko yan. Essential. The essential kaya yun. Excuse me. Essential yun mo. Pang breakfast. True. Yan, lalo na lugaw. Pag may tendon. Charki tendon. San po yung lugaw na masasuggest po ninyo? Ay, naku, baka maka-plug tayo ng mga ano. Pero lulutuan ka na namin, Elijah. At I'm sure marami mauhula sa akin padalahan pa. MJ, gusto ako MJ na mamaya magpo-promote si Elijah nung tinatawag nating mega event that's coming Saturday. Yes. Saturday, ano. Pero before nun, ililigo ko ng konti. Meron tayong dito natin mapakita. Ang dami niya naging nanay-nanayan sa series na yun. Pero, tignan niyo itong pictures na ito. Yung totoong nanay niya kasama natin. Patingin! Andiyan na ba, Arvig? Ay, ano po kaya ito? Parang kinabangan na ko bigla. Oo, excited ako. Ayan okay. Na. Ayan. Ayun. Ay. Nakakatawa. I mean, kunin niyo pa na pa. I'm sure naman yung mga Elijah Nation na ano na. Elijah na. Oh, excited. Mama's boy. So, yes. We love her, mom. Oh. Yeah, love talaga kayo ng mommy mo.
Yeah. Sobrang cute. At dahil pinakita na ang Ellie Coy, ay natural na rin itanong natin ang Ellie Coy, di ba? Eto na, sobrang, I mean, parang sirang plaka na pag sinasabi natin ang dami nilang support, ang dami nagmamahal sa kanila. Pero gusto lang natin itanong, ano, saan nyo ba nakuha pagiging natural flirt nyo? Pahingin naman ng tips! Uy, hindi. Totoo! Grabe kayo makipaglaro sa camera, ha? At sa isa't isa, grabe! Grabe kayo makaplay ng feelings! Hindi, si Kokoy po kasi, I mean, syempre, I have so much love for Kokoy na iba na po yung bond namin, iba na po yung relationship talaga na nabuo namin because of Game Boys. And si Kokoy, very playful as a person. As dati, syempre, mag-retreat pa ako. Pero ngayon, mas natutunan ko na pong i-enjoy na lang din, tapos lumaban, pabalik, kung ano man yung mga prank niya sa akin or kung ano man pang bibiru niya sa akin. Lumalabas na sa mga pics doon sa parang Zoom meeting with your moms, ano, parang boto sila talaga na at least maging super close kayo talaga to the past. Hindi ka sinasabi. Walang malista, basta yung parang close lang talaga. Hindi, Kokoy has a really amazing family also. I mean, hindi ko pa po sila na-meet lahat, pero si Kokoy po na-meet na yung family ko buo. And my family love him. As in, and ako din po pati yung pamangkin niya. Yung sister niya, yung mom niya nga din po. Very supportive talaga sa lahat ng ginagawa ni Kokoy. And kahit nga po ako na nagko-congrats po ganyan. Kumusta? Very sweet. Elijah, bakit daw nadadala si Kokoy sa inyong bahay? Siyempre, kailangan niya pong i-check kung okay ba ako. Yes! At diretsahan niya sagot, di ba? Walang showbiz. I-check talaga kung okay siya. Pero ako kasi si Kokoy po, very fun to be around with. And I really enjoy spending time with him. Siguro naman, hindi naman siya bibisita dito kung hindi rin ko yung case sa kanya. Pero I really enjoy spending time with him. Top two reasons why your relationship works with Kokoy? We both have a very weird sense of humor, and hindi kami completely alike. So madami kami napipick up sa sarili namin, mga gustong minsan magsasuggest siyang movies, ganyan, or mga pagkain, hindi rin kami completely alike. So may mga bago pong matatry because of him. AKA hindi boring. Exciting siya. Yes. Yun. O, diba? Nakakatuwa naman. Pero ayun nga, lahat naman ng tao, laging tinatanong, sabi nyo nga, maski kayo, hindi nyo alam kailan yung Game Boys do naman tayo, no? Pero yun ang nga sinabi nyo, natapos na kayo sa bubble ninyo ng Game Boys 2. So, eto na, ano na yung latest na nalaman nyo regarding sa post-production ng show? That they're still working on it. Hiya po ako magtanong kasi syempre ayoko pong i-pressure. Yeah, i-pressure or maging yung maging annoying na nagmamadali ng isang artist. Syempre po it takes a different level of craft pa to edit the whole thing, i-score pa po. Tapos syempre may hirap pa pong proseso 'yan and mahaba-haba pa. So ayoko pong magmadali. Basta I know I have complete trust with the Idea First company. And I'm 100% sure that it's gonna be worth the wait. Wait, so would it be, since you said that, you know, may mga naka-lock-in kayo rito, and then you have a notable editor in tow, iba ba yung treatment nito sa storytelling nung season 1? Opo, ibang-iba. Yun po yung... Siguro pwede ko naman po yun sabihin. Na I really think we took things to a different level. Like a higher level this time. Like chinallenge po ng writer namin si Ash Malano and Direk Ivan and everybody in the whole team. Like we just challenged all of ourselves to take it to the next step. Wow. Elijah, kausapin mo na yung mga admirers mo, yung mga may crush sa'yo, kahit yung mga haters mo na inditero at inditera. May haters ba? Diba? Pero may haters tong bata ko eh. Pero yeah, let's invite them dun sa palabas natin ng paano ang pangako. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, iniimbitahan ko po kayo manood. Actually, our final night is ongoing right now, but our finale, the Paano ang Pangako finale, it's on Black Saturday, April 3, from 2 p.m. to 7 p.m. First time po yan mangyayari in
TV, Philippine TV history, I guess, na yung finale po ng isang soap opera is a 5-hour marathon. And nakaka-excite po yun. Kaya mag-stock up na kayo ng tubig, ng chips, or ng pagkain para may nginunguya kayo while watching it because magiging intense talaga siya. Magiging intense tong finale ng Paano ang Pangako. Maraming maraming salamat sa entertainment sa time mo ngayong gabi. Stay safe, stay healthy, at have a blessed Holy Week. Yes. Kayo din po, everyone. Thank you po talaga for having me. And thank you po sa lahat na nanonood ngayon and sumusuporta sa Paano ang Pangako.